Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So we all know by now na humingi nga ng trade si Kyrie Irving at alam naman natin kung gaano sila kalapit ni KD sa isa't isa. Noong offseason nga nang hindi i-extend ng net si Kyrie ay dito humingi ng trade si KD. Pagamat hindi ito natuloy noon, ngayon nga ay naabangan ng mga teams kung ano ba ang epekto ng paghingi ng trade ni Kyrie Irving kay Kevin Durant at ayon yan kay votes ng ESPN. Kaya naman katulad lamang noong offseason, madaming transaksyon ngayon ang napapako dahil sa paghingi ng trade ni Kyrie Irving. Ganun pa man ang pinagkaiba ngayon ay Nets ang under pressure kay Kyrie. Kung gagawin nila ang katulad ng ginawa nila kay KD ay sila ang lugi. Sinabi na nga ni Kyrie na kung hindi siya malilipat ng team ngayong season ay sa offseason aalis na siya sa Brooklyn Nets. So kung ikaw nga ang Nets ay gusto mo nang matrade ito as soon as possible kaysa naman umalis ito ng walang kapalit. Habang kay KD naman kung sakaling humingi ito ng trade ay may mas control nga dito ang Brooklyn Nets mga kaibigan. Dahil medyo mahaba pa nga ang kanyang contract sa Nets at alam naman natin na si KD ay hindi nga katulad ni Kyrie na kung ayaw niya maglaro ay hindi talaga ito maglalaro. Si KD nga ay literal isang taong na talagang basketball lang inaatupag. Siya nga yung mga tinatawag talaga na hoop junkie. Kaya naman alam din ng Nets na hindi kakayanin ni KD na hindi magbasketball lang matagal. Sa ngayon ay wala pa naman sinasabi si KD ngunit hindi nga ito malabo. Ayon nga kay Woj ay nagulat umano ang former MVP sa paghingi ng trade ni Kyrie Irving. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. Ang lahat ay nakafocus ngayon sa countdown ng inaabangan na pagbasag sa record ni Kareem Abdul-Jabbar na LeBron James para sa player na may pinakamadaming puntos na nagawa sa kasaysayan ng NBA. Ganun pa man, beyond that, ang mga susunod na game ng Los Angeles Lakers ay napakahalaga mga kaibigan. Kahapon nga ay nakuha pa lamang nilang impresibong comeback win laban sa Indiana Pacers from down 14 points sa fourth quarter. At napakalaki nga ng panalo na ito para sa Lakers dahil may record na sila ngayon na 25 wins and 28 losses. Good enough para sa 12 spot ng West. At ang next game nga nila ay laban sa number 10 seed sa West na New Orleans Pelicans. At napakahalaga ng game na ito dahil may record ito ngayon na 26 wins and 27 losses. So kung magagawa nga ng Lakers na makuha ang panalo sa game na ito, may tatabla nila ang kanilang record sa 26 wins and 28 losses. At dahil hawak nila ang tiebreaker, agad silang aangat sa number 10 spot ng West. Ngunit kung matatalo naman sila ng Pelicans ay babagsak sila sa 13th spot. Habang ang next game naman nila matapos ang Pelicans ay kontra sa OKC Thunder na currently hawak ang 13th spot sa West. So as much as possible ay gusto mo nga itong talunin dahil kadikit mo ito sa standings. So kung magkakaroon man nga ng tiebreaker down the road, hawak at least nila ang advantage. Bukod nga dyan, matapos lang ang OKC ay makakalaban nila ang Milwaukee Bucks na nagiinit ngayon. At papasok nga ang Lakers sa game na ito na dehado talaga. Matapos ito ay Warriors naman na bagamat hindi kagandahan ang pinapakita ngayon, delikadong team pa din nga ito. And obviously, kadikit nga ito nila sa standings. At matapos ng Warriors ay masusundan naman ito ng Portland Trailblazers. Pelicans ulit, Warriors ulit, Mavs, Memphis, OKC ulit, Minnesota at Warriors ulit. At meron pang Memphis mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?